Oppa here. Tingnan natin kung saan tayo aabutin. Bagay ngayong araw na ito is punta tayo na, ano, na Olongapo. Meron tayong magandang transaction doon. At saka isa pa, malapit na kasi ang undas. Pagkakataon na rin para dumalo ako sa mama ko na matagal nang yumao. So umalis kami mga bandang 10 AM sa bahay. Tapos napadaan kami dun sa ano, sa City Mall dito sa May Conception Exit. Nagpalagay kami ng RFID sticker para hindi na ano, hindi na palagi sa cash. Ano rin kasi hassle din kasi minsan yung ganun eh, lalo pag mahaba ang pila. Kaya yung RFID is ano, at saka sa tingin ko ano, nire-require na rin yata nila yun ngayon na kailangan mo na mag-RFID sa sasakyan mo para dire-diretso ang biyahe at saka ang sa hindi hassle, hindi nag-choke point sa may band sa gate, no, sa toll gates. Yeah. Yun, so cashless, no, para wala ka nang ano, wala nang inaalala. So today is ano, October 21st, kahapon anniversary ng DPDDA biyari. Napakaganda ng raffle na actually na nakakatuwa, no, ako na naaliw talaga ako. Masaya yung ano, masaya yung raffle kahapon, nag-enjoy ako. Masaya siya, guys. Ano, madaming sumali. Marami ang nakiparticipate. Marami ang nanalo, no? Ilan ba yun? 5 ang nanalo ng 100 peso load sa cellphone, at saka 3 ang nanalo ng mga ibon. Yan. So, swerte ang mga babae kahapon. Dami nanalong babae, no? Or babae yung ano nila, yung profile nila. So nakakatuwa naman, kahit papaano marami tayong napasaya. Yan naman ang ano eh, yan naman ang gusto na ni Daddy Oppa eh, ang magpasaya ng tao, ang mga mag-iipon. Tsaka syempre kahit papaano may konting chit-chat, ganyan, kwentuhan, tanungan, nakapag-share pa rin kahit sa ganyang live vlog si Daddy Oppa. Nakapag-share siya ng mga insights, mga tips, no, para sa ikakabilis at ikakabuti ng ano, ng ating pag-aalaga ng mga ibon. So far so good naman ang ano, ang mga alaga nating ibon sa aviary. Wala namang mga may sakit. Meron mangilang-ilang mga ano, tawag doon, yung mga instances na hindi na sinasahan, sinasadya. Gaya kanina pala, actually ang liit ng favorite ko yun eh, sa totoo lang, ang liit ng ibon, split tail. Sa tingin ko split popa pa yun eh, kapag nag-cock maliit siya kasi napaka-unusual niya, ang liit niya. Alam ko meron namang clips eh, papakita ko sa inyo, meron namang clips dyan, i-share, ilalagay ko din sa ano, sa vlog na. Mas maliit pa siya sa ano, sa pangalan nun, sa mga black chick. Mga black chick na ibon. Ang cute niya. Kaso, ang problema, nilagay ko siya sa flight cage. Hindi naman, actually, hindi naman matatanda yung mga kasamang ibon eh. Sakto lang. Ano siya, siguro naipit. Yung kinatay siya. Kawawa na kanina umaga. Malambot pa nung kinuha ko kanina umaga. Naawa nga ako eh. Kasi isa sa mga favorite ko yun, gusto ko talaga siyang ano, papalakihin talaga. Yung nga lang, mapapansin mo sa kanya, siyempre, kasi unusual eh. Punggok siya, siguro nagkaroon siya ng dwarfism. Hindi siya, ano, hindi siya gano'ng makalipad. Tapos, pahap-hap lang siya, para siyang maya. Hindi siya gano'ng,
nahihirapan siya maglakad din. So, ayun siguro ang problema, no? Na hindi ko naman masabi na kulang siya sa calcium. Eh kasi mga kapatid niya, sa ano naman, talaga namang normal, no? Malalaki naman ang mga ipon sa apiary. Ayun. Ewan ko ba kung bakit gano'n. Ayun, so naawa din ako, nilibing ko na lang si ano, legband 108. Sinama ko na nga yung legband niya para, ano, para wala nang problema eh. Naawa kasi ako si legband 108. Kawawa naman, hindi actually, hindi papaano ko talaga pa siya eh. Pala ko pang iba DNA na ano lang, ayun o, naano ko na yung ano, ni Green Reaper eh. Kawawa, pero yun. Next vlog, meron akong mga materials, mga clips na nakuha na mga ano, may mga konting defects sa ipon. No, i-share ko sa inyo. Tapos titingnan natin kasi nagbasa rin ako kung ano ang cause bakit nagkaganon yung mga ipon, no? At saka yung mga unusual na behavior nila lalo na pag mating. Yan, pakita ko sa inyo, no. Papunta tayo ng Olongapo. Yan. Ang ganda ng daan dito, konti lang yung mga dumadaan, tapos ninis. Ayan, kita nyo naman talagang magkabila, gubat. May mga ano nga rito eh, yung nung nakaraan may nakita silang tiger dito, tumalundaw din sa ano, sa umawid. Inabol ng lion. Lion, tiger, katol. Joke lang po, wala pong tiger tsaka lion sa Pilipinas. Meron actually sa Zoo. Manila Zoo, payak na sila. Ayun, so, unggoy marami dito. Yung mga makak. Ayan. Maraming unggoy dito. At saka mga ahas, mga ibon. Ayan. Ayan, marami sa atin. Ano, mga ahas. Mga nang ahas. Ayan. Pang-asar na unggoy, mga unggoy dyan. Oo, tigilan nyo na yung pang-unggoy nyo. Sige guys, drive muna ako. Pagdating sa Olongapo, meron akong ipapakilala sa inyo. Ito, talagang mga kaibigan ko to. Mga kababata ko to. Nakakilala ko since elementary days dyan sa Subic. Kasi kung hindi nyo natatanong, ito ako sa Subic Sambales sa nag-aaral ng bata ko. No, ng elementary. At saka sa Olongapo po ako pinanganak. Taga Olongapo po si Daddy Oppa. Yan. Sa Tarlac lang ako ngayon kasi ano eh, yung po ako ipinahay ng misis. Nung pinikot niya ako, dun niya ako pinahay. Joke lang, love you, loves. Okay. So, okay guys, drive muna ako. Focus muna ako sa driving. Ano. Pakilala ko sa inyo mamaya yung mga ano, yung mga friends ko at saka yung mama ko na nasa punpun. Okay, see you later guys. Okay guys, yan. Malapit na tayo sa Olongapo. Actually, tinalupihan na to. Okay, kita nyo dyan sa right. Dyan sa right side. Kasi ito yung magiging yung local, ano yung local road ng Arthur High. Tapos makita nyo yung ano, nung bata ako, nung nag-aaral kami ng college actually sa St. Louis. Pagpa-uwi kami ng from Baguio to Olongapo. Excited na kami pag ito na. Pag makikita mo na yan, yung bundok na yan. Yung susung dalaga. Yan, ibig sabihin malapit na pauwi na. Excited ka na nasa bahay ka. Nakita mo na mga friends mo, family mo. Yan, pag yan ang nakita mo, ayos na yan. You're almost home. Ka nga. Tapos pag paalis ka naman, kapag na nadaanan mo yan, iyak-iyak ka na. Kasi matagal na ulit bago ka makauwi, no? 6 months ulit or isang taon. Ayan. So, yun ang buhay namin noon sa dito sa Olongapo. Almost malapit na tayo. Kita nyo na yung mga bundok na yan. Yan. Yan ang ano, sa likod yan is parang coastline na yan ng ano, South China Sea. Yun, West Philippine Sea kung tawagin. Malapit na tayo niyan. So, ito din nalupihan na, oh. Yan ang exit niya eh. Ito yung mga local. Ito pala yung local na, ano, na kalsada. Yan pala yun. Yan sa baba. Sa may kanan. Yan. Tapos papasok ka na doon. Punta na dinalupihan. Punta na. Pauwi ka na ng ito.
Olongapo. Ayan. So, excited ka na pag nandito ka na. Sabihin, malapit ka na niya. Ayan, kita mo na yung mga yung bukit. Tapos yung mga bundok. Tapos maya-maya, kita mo tagal na. OMG. Ayos na yun. Hindi kang ligo pa na agad. Marami na akong nakausap dito na ano, sa deals ng ibon sa Olongapo at around the Subic, yan papunta ng mga malapit na part ng Zambales dito sa Olongapo. Hindi ko pa sila na meet actually mga nakausap ko lang ganyan. So wala pa akong gano'n talagang kilalang mga mag-ibon dito sa Olongapo. Sana nga gusto kong may makilala rito diba? Pero anyway, sige, mamadali naman yan. Saka na lang or mag-message ako mamaya sa taga-Olongapo. Tingnan natin kung meron tayo ma-meeting doon. Yan, so alam ko marami nag-iibon dito. Maraming mga mahusay na mag-iibon dito sa may bandang Olongapo sa Zambales. Pero hindi kasing marami ng mga nasa Pampanga. Pampanga hub talaga ng ano yan, ng Pampanga Tarlac ng mga ibon. Napakarami dyan. Okay, so yan. We're almost there. Sa gate ng ano, ng SBMA. Yan, isang bikuan na lang doon. Yan, dito ako nahuli dati. Dito ako flinags down. Kasi ito, overspeeding ako. Kaya ngayon, yan talaga hanggang 100 lang ako ngayon. Max na yun. Ano na ako, law abiding citizen na po ako. Minsan yung mga ganun nakadala. Kasi syempre, pupunta kayo ng East Avenue. Tapos dumurire nyo yun. Tapos mga 1 week kang walang lisensya. So, hassle. Tsaka syempre, bayad nga. Kaya yun, 2K. Kaya yun, pinayaran ko. Sayang naman. Isang ano na yun, no? Isang green Oppa na yun. Sige guys, bayad muna ako sa toll tapos update ulit tayo mamaya. Alright? Okay, alright. Ayan, SBMA na po. Ayan, malapit na. Ayan lang. SBMA na. Ito yung famous crossing ng SBMA. So, diretso muna kami na siguro ng memorial bago pumunta sa actually, 2 p.m. pa ang appointment ko doon So, memorial muna. Then meet yung mga friends. Okay? Alright guys. Sequence eh. Oh, yan guys. Dito na tayo sa Memorial Park. Sa Olongapo Memorial Park. Yan. Kabababa na ako. Sa puntod ng aking mama. Ayan, ito yung puntod ng aking mama. Ayan, si Yolanda Aguirre. Eh, merong bulaklak. Siguro galing doon sa mga pinsan ko. Ayan, ayan si Missy. Kasama ko siya. Okay, sige guys, ano muna. Ipag-pray ko muna mama ko, no? Okay, ayan. Ito ang destination natin. SM City, Olongapo downtown. Dito tayo. And pasok tayo dyan. Car park entrance. Entrance. Ayan. Bayad ko lang po eh. 30 pesos daw.
Oh yan, ito yung mga friends ko from Subic and Olongapo. Ayan, ayan, parang butel. Ayan, siya yung tilapia magnate. Ayan, siya yung kung kailangan po ninyo ng tilapia sa Olongapo. Ayan po, Eliezer Mundo lang ang hanapin nyo. Wala nang ibang tao makakapag-deliver sa inyo ng fresh at masarap na tilapia. Ayan, Eliezer. Pre, harap ko na, pre. Ano si Eliezer Mundo? Iyon ang wife niya, si Claire. Ayan, si Claire ang wife niya. Tapos, ayun, si Jinky, ang wife naman ni Paring Bong, ni Vice Mayor Bong Guevara ng Subic. Siya na po ang next Vice Mayor ng Subic. Ayan, Bong Guevara. Kaya mga taga-Subic dyan, alam nyo na, sa next election, Bong Guevara lang. No? Si, ano yan, Bong Sakalam. Bong Sakalam. Bong Sakalam lang po, wala nang iba. Mamaya interviewin ko siya kasi napakalayo. Ang hirap naman yung interview, ang hirap naman yung interview, nandito siya sa dulo. Yeah, may interview na. Okay guys, dito kami sa Anto Gilligan. Yan, ito yung friend ko na vice mayor ng Subic Zambales. Yan si Sir Bong Guevara. And sir okay, the floor is yours. Hello, kumusta mga supporters ni Daddy Oppa? Tropa ko to si Daddy Oppa since elementary and kababayan, kabarangay actually sa dito sa Subic Zambales. Kaya lang siya napadpad ng tablak eh dahil sa kanya one and only. Tapi doon ako na binahay. Anyways, unang-una gusto kong palpitin sa Daddy Oppa ng happy first anniversary sa ABDD, ABR niya. Thank you, sir. Maraming taon pa yan. Marami pang sacrifices, pero marami rin success, I'm sure. Kapareho yan si Daddy Oppa na nag-YouTube din. Meron din po ako YouTube channel, Bong Guevara. Mainly sa pag-restore ng sasakyan. Kasi po meron akong project car na 3 years po nang nire-restore. Hanggang ngayon di pa rin tapos. Mga 2 years pa po. Hindi, joke lang. Ang dami ko lang uban. Pero fortunately, sana, fortunately, malapit-lapit na siya. Eventually, matatapos din niya. Ano ba ang target, sir, na date? Nasa 2021. Okay. Inaabot ng 2020. Good, good. Gusto ko na sakyan. So, ilang beses na ako nag-set ng target na matatapos kasi hindi natatapos. Kaya doon na tayo sa mas realistic. End of this year, tapos siya. And ako rin po ay sumasabak sa politika ngayon. Family ko. Nasa politika rin. Kaya susubok po tayo bilang Vice Mayor ng Subic. Kaya kung may mga kaibigan kayo sa Subic Zambales, ipulong nyo na. Bong Guevara po, yun. Bong Guevara for Vice Mayor sa next election. No? Siya po ang next Vice Mayor natin dito sa Subic Zambales. Hindi natin malalaman kung pwede tayo hanggang hindi natin susubukan. Correct. But anyways, good luck to you, Paring Relly. And more power sa business mo at sa iyong mga decisions sa buhay. Okay? Okay. Yung mga hindi pa nagsasubscribe dyan, mag-subscribe na kayo kay Daddy Oppa. Ayun. Okay? Alright. Good luck po. Thank you, sir. Alright. Okay. Maraming salamat. Ayan, guys. Almost 4 PM na. Inabot kami ng hapon sa Olongapo. So, pauwi na kami ng Kapas, ng Tarlac. So, successful naman yung ano, yung lakad. So, hindi na ako na nakaabot sa ano, hindi na ako nakapag-meet sa ibang makilipon kasi wala sa ito rin. Alright guys, salamat sa pagsama. Abangan niyo ano, i-add ko na lang dito sa vlog na to yung deformities and unusual characteristics ng ibon, no? Para ma-review natin, no? Okay, so yun, pauwi na nga ng Kapa. Salamat guys sa pagsama. Mabuhay kayo. Maraming salamat po sa mga nag-join kahapon sa first anniversary raffle ng ABDD.
nangyayari. Congratulations sa mga nanalo. At sa mga hindi nanalo, abang-abang po. Meron na naman tayong raffle niyan. Soon. Soon po, soon. Okay, salamat guys. Thank you. Okay, bye-bye.